Hi guys, today is March 21, the 7th day of the Enhanced Community Quarantine. Ngayon, gagawa tayo ng isang task na naman para may magawa naman tayo. So, mag-install tayo ng Windows 8 sa computer na to. So, mamaya, discuss ko yung mga kailangan unahin. So, for now, kailangan natin siyempre ng installer, then check natin kung yung mga files ba na nandun, kung wala siyang partition, ay meron kang backup. Tapos, yan, kung kaya ng computer yung i-install mo na software. So, in this case, na-check naman na natin nandun na backup na tayo. So, ang kailangan na lang natin ngayon gawin is to install or reformat. Okay, so, una-una, kailangan, mas maganda kung bootable yung installer. Then, pagdating dun sa boot menu, you will choose kung saan siya mag-boot. So, dapat dun sa kung saan naka-install o kung nasan yung drive ng installer natin. So, since yung installer natin is nakasilid doon sa flash drive, doon sa SanDisk. Ito yun. So, yung i-choose natin dun, press enter. Ayan. Ganyan, press enter. So, yun na. Ayan, mag-ano na yun. Nandito nga pala tayo ngayon sa aking isolation room. So, hintayin lang natin. Ayan. So, isa pala sa kailangan natin dito kapag mag-install ka na ganyan ng tubig. Ayan. So, habang mag-install siya. Choose na tayo ng language. So, yung language natin, syempre, is English. Tapos, English din. So, okay na to. So, alam ko yung English ng Philippines. Ayan, English, tapos Philippines. Tapos, next na. Tapos, click natin yung install now. So, ayan. So, bang nintay natin, yung muna tayong tubig. Ah, ito pala, product key. So, enter ko muna yung product key. Wait lang. So, ayan na, install na, type na natin yung product key. So, ngayon, next naman natin ito. Accept lang. Tapos, pag ito na yung ito, since ano tayo, hindi tayo mag-upgrade. Downgrade nga ito. Ayan. Itong custom. Tapos, so, ito na yung partition. Laging ganyan yung sa hard disk. Meron siyang system reserve. Tapos, another 500 MB OEM reserve yan. Itong drive 0 partition 2. Ito yung magagamit natin. Ito yung pang drive C. So, ito. Gawin natin. Partition natin para may pang backup tayo. Format na. Hindi, delete. Delete natin. So, ito na siya. New. Gawa tayo na para sa drive C niya since 465. Gawin natin 400 gig na lang. Tama, 400 gig. So, that 400 gig is equal to 400,000 MB. Then apply. So, ito na yun. Lagi meron siyang, ayan, meron tayong sinula, di ba? So, normal lang yan. So, unallocated, ito yung gagawin natin pang backup. So, click natin yung new, tapos apply na agad. So, ganyan. Tapos, ito, i-format na natin. And then, next na lang. Tingnan natin yung next. Ayan. So, ito na yung lalabas. So, hintay na natin yan. Pag mag-i-install na pala kayo nito, mas maganda kung natanggalin niyo muna siya sa internet.